Hi guys, ako ngayon ay magluluto ng ating favorite na ulam na ginisang amparaya. Hindi ko naman siya dating favorite, pero dahil sa ako ay diabetic, kaya aralan ko na siya ay aking favorite. Pagka mainit na yung kawali, siyempre, talaga na mantika. Yes. Wala. Mainit yung mantika. Dapat daw uunahin ng sibuyas. Hi CP, luminaw ka naman yun. Isa bawang kasi madali raw masunog yung bawang. Madali lang siya. Maluto, pero kung kaya mo naman unahin mo yung bawang. Puntahin mo na lang para masalunan. Ayan, kaya nakataas yung aking salamin. Siyempre, parang head na yan para hindi malaglagan ng buhok ang aking yung digitang ampalaya. Kaya ampalaya lang. Apoy. Konti lang yung aking luluto kasi ako lang naman ang mag-uulam o kakain ito. Hindi naman kumakain yung ating kasama sa bahay ng ampalaya. After ng bawang, siyempre, kamatis. Parang isa sa pinaka-importante na pangkat ng ginitan ng palaya. So ay nagtag natin hanggang sa medyo matipasipak na siya. Ngayon masana kung ito ay pinagkad na kanina para mas mag-bis yan maluto, pero maganda kasi sa hello city, lumino ka naman yan na ito ay makakahaba-haba ang kanyang kaya yan. Nawagan kaya ako kay Kung TV. Binitan niya ako ng CP. Para maganda naman itong aking pang-TV. Pwede kaya yun? Yan. Ito. Siyempre may lapit yung CP dahil para makita niya sa kanay. Yung ginagawa ko. Imagine mo na lang. Yung ampalaya hindi ko siya tinitiga. Kasi di ba yung iba tinitiga para malis yung tait. Eh kaya ka nga mag-uulam ng ampalaya dahil yung tait niya ang kailangan mo. Kaya dapat kung mo talagang sustansya ang kinakain mo na ampalaya, ay huwag mo siyang titigain. Ito na yung
ano, mga karni-karni pa, o kaya mga hipon-hipon. Siyempre, tipid-tipid lang. Ayun, inilis yung sandok. Inilis ko na yung sandok kaya... Maari, maganda na lang yung TV dito. Ayaw, may nalagpag na isa. Ang isang aga na isang group na TV. Pwede kong ilang para huwag lang bang matalasa o depende na rin sa mga paglasa kung gaano ang ilalagay yung dami ng asin. Nawala. Ang sikid pala. Dahil parang sarap na eh. Talagyan ko siya ng konting konti lang, yung sapat lang para hindi siya masunog dahil hindi naman ito sinabawang. Ako, syempre, para may patalakas, lagyan natin ang lagyan ko pala ng konting magic sa kanya. Yan. Okay talaga. Okay lang na maging sarap. Kahit sabi sa patalas kasi maganda raw ito. Ano naman natin i-asa masyado sa mga commercial na mga palasa ang ating tulutuin. Pero syempre, hindi na nakatulo para magkaroon ng lasa ang ating isasalkot dito parang sa hug niya ay itlog. Dalawa itlog naman para medyo nasalasa. Kahit na expert kayong magbukas na itlog na diretso na sa wali, ay mas maganda pagka hello, Siti. Na lagay nyo muna sa isang lalagyan kasi malay nyo baka yung look ay bulok. Okay, tapos may direction nyo na di syempre wala kayong may ulam na dahil ang nailagay nyo ay bulok pa lang itlog. Minsan hindi naman nakikita sa balat ng itlog na bulok pala yung laman. Maliban siguro kung expert ka. Ayan. Kaya ako lang ilalagay yung itlog. Kaya makakain ng gulay para makaiwas sa karne. Kaya ito ay hindi ko na ilagyan ng karne. Kaya ng maluto. Ganyan lang kabilis. Alagyan ko naman siya ng
kaibigan nila, ang kurot ng umami seasoning kajil mo. Ayan. 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 Ang ay luto na ang ating ginisang ang palaya. Sandaling oras na ay asa na ba? Yun. Luto na ang aking inisang ampalaya. Kaya ready to eat na ang sales ni Lola. Ayan. Ano? Nabuwal pa siya. Ako ay nakain na. Bye for now. Bye-bye. Happy eating to me.